Alright, a blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, kamusta po ang lahat ng mga nanonood po ngayon sa gabing ito? Sa oras ito, kung kayo po ay nakapaghapunan na po or yung iba po magdi-dinner pa lang or yung iba pauwi pa lang sa kanilang mga trabaho, kahit po Sabado ngayon, iba na po. Kasi iba na panahon ngayon, kahit Saturdays, meron na po tayong work. Maski ho sa ano no, sa bahay, mga work from home, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Especially rin po sa mga brothers and sisters natin, ang mga OFWs, di ba? Wherever you are, kung anong pang oras po ngayon dyan, isang mapagpalang umaga, gabi, tanghali, hapon, alright. Isang a blessed day to each and everyone. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Again, welcome po dito sa Anything Goes with DJ Happy. Kaya, dito po muna tayong lahat. Special thanks po sa ating mga partners. Unang-una po, Winspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops. Be Inspired, Be Wingspired. Luminosa Health and Wellness Products, yung kanilang stem cell powder drink. And last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po muli sa aming mga partners. Also, sa Anything Goes crew, unang-una po ang ating new ministries chairperson, si Ms. Mara Panganiban, ang aming executive producer, si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipus, ang aming director, si Mr. Ryan De La Serna and James Raymond Rapis. Also, ang aming new multimedia chairperson, si Mr. Sean Abella. And last but not the least, of course, ang aming administrative pastor po dito po sa Central United Methodist Church na si Reverend Rani Jacinto. Isang mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta po dito sa programang ito na Anything Goes with DJ Happy. Alright, so dadako na po tayo sa ating special guest for this evening. Actually, hindi ko na po kailangan sigurong i-introduce. At sigurado po, pag nakita nyo na po, nalaman nyo, surprise po talaga. And I'm sure, kilalang kilala po nating lahat itong ating special guest sa gabing ito. Kaya let's jump right in, no? Without further ado, please welcome Bishop Seri Francisco. Good evening po, Bishop. Kamusta na po? Good evening, DJ Happy. Ayan. Very excited ako ngayong gabi sapagkat alam mo, ang Central Church ay bahagi ng aking buhay, ng aming buhay as a family. We served Central Church for 4 years before I became a bishop. So I'm so blessed this evening na makita kayo, makasama, at makipagkwentuhan. Alam mo, yan ang pinakamasarap sa buhay ng isang retired. Makipagkwentuhan. Ayan nga po, no? Sa mga viewers namin, it's been so long, no, na ngayon lang po ulit kami nagkasama ni Bishop Seri. At lalo-lalo po ngayon, one-on-one po kami. Kaya sa totoo lang po, excited po ako, nakinakabahan kasi kasama ko po ngayon si Bishop Seri Francisco. At sa gabing ito, siguradong marami po tayong matututunan sa kanya, mabe-bless po tayo sa kanyang mga i-share. Kaya simulan na po natin, Bishop Seri, unang-una pong tanong. Ano po ang, despite no, marami po na pong nakakilala sa inyo, close friends, mga family members, kahit family members, ano po ang hindi pa namin nalalaman about you po? Ano ba ang hindi nyo pa alam sa akin? Yeah, sige po. Palagay ko gusto po namin ma-surprise kami. Ang aking buhay ay public life. Yeah. So most likely kilalang kilala niyo ako. Pero siguro kung merong hindi niyo iniisip na isang bahagi ng buhay ko na hindi niyo alam, ako ay likhang mahihiyain. Oo. Kahit ako'y makwento at laging nasa publiko, pero deep within me, madalas nahihiya ako. Kaya ayoko mag-artista eh. Pero po, Bishop nandun na po kayo eh. Celebrity. So yun po talaga, no?
Yung lagay po niya yung pala Bishop, mahihain pa pala kayo niyan. Totoo yun, Happy. Mahihain. Pero on the process, naging walang hiya. Ibig sabihin ay na-overcome. Yan ang aking limitation nung ako'y magsimulang magpastor. Hindi ko alam kung paano makikipag-usap sa tao ng maayos. Pero sa biyaya ng Diyos, eto ako ngayon. Pero po, Bishop, sa akin lang, ano, personal opinion ko, point of view ko, knowing you for so long, every time po na nagsisermon kayo, nagsasalita kayo, kahit saan, mapa sa pulpito or sa labas or kung saan, I really see you as a very, a person with, full of confidence talaga. Mm-mm, totoo po, Bishop. So talagang nakukot yung attention namin, no, ng mga, let's say, ng audience, ng congregation, every time na nagsasalita po kayo. And sa akin po, personally, talagang every time na nagsasalita kayo, Bishop, nagsisermon kayo, or nagpipreach, or basta may nagkikwento kayo, talagang na-absorb po namin. True, totoo po. Salamat. Siguro, ang isang kakaiba sa akin, I treat many things in life very lightly. Say, for example, yung pagsisermon, nakita ko na ang buhay ay masyadong mabigat. Mm-hmm. Yung day-to-day encounter mo ay full of challenges. Yes. So, tuwing ako iharap sa tao na magsisermon, gusto ko ma-unload. At isa sa gift na binigay sa akin ng Panginoon ay marunong akong magpangiti. Kasi ang karanasan ko, pagka ngumiti na ang tao, nakabukas na siya, ready na siyang tumanggap at gumagaan yung kanyang damdamin. Pati nga yung bihira siguro yung pastor na pagka may patay, lamayan, nakapagpapatawa sa sermon. Ah, yes po. Ako very, sa akin yung casual lang yun, na enlighten yung yung mga... marami na po ang naging experiences yung sa inyo po. Let's say yung meron pong may wake, di ba? Mm. May patay. Pag nagsispeaker po kayo, nagsisermon kayo doon, mararamdaman talaga namin yung celebration of life nung deceased person na yon. Hindi yung usually pag, di ba, pag may patay tayo, yung feeling of yung dread or yung parang lungkot-lungkot. Pero pag kayo po talaga natatakil niyo talaga yung kahit nawalan ka na ng mahal sa buhay, you have all the reason na kailangan masaya ka pa rin. And you deliver it well, no? Bishop, totoo po 'yan. Kaya very inspiring po talaga kayo sa mga bagay na 'yan. And yung nga po mga viewers, si Bishop Seri, every time na nagsasalita siya, imposible pong hindi kayo matawa. Totoo po yun. Now, Bishop, every time nagsasalita po kayo, nagsasermon kayo, lagi kayo nagka-crack ng jokes, and very light, no? Napaka-ganda ng mga jokes ni Bishop Seri. Despite po dun, yung feeling ninyo? May mga feelings po ba kayo na kahit nagsisermon kayo, kahit nagjo-joke kayo, medyo meron kayong dinadamdam or meron kayong something na wala kayo sa mood? Dumadating po ba yun? Alam mo, Happy, pagka ako'y nagsisermon, ang sermon ay buhay. Buhay sa akin yan. So kahit ano yung nararamdaman mo, hindi maganda pakiramdam mo, meron kang... sad experience, once na tumayo ka sa pulpito, iba na yon, iba yung pagiging ako na ipapamuhay at nasasabi ko na mula sa puso yung dapat kong sabihin. Parang naseset aside yung personal feeling ko sa ganong karanasan. Ayun, very well said, Bishop, no? So siguro sa mga mga aspiring na yung magpapastor, especially yung mga bata pa, di ba, yung magpapastor pa lang. Syempre, importante din po, no, Bishop, talaga yung kahit emotionally meron kang pinagdadaanan emotionally, kailangan talaga focus ka pa rin, no, when it comes na haharap ka sa pulpito, magsesermon. So
parang ang hirap din, no? Challenging din yun, no, Bishop? No? Challenging. Yeah, tama ka. Dahil, yun nga, dahil ako, yung preaching is life in itself na gusto kong i-communicate yung message. So, ano man yung pinagdaraanan mo, ano ka dapat maging vessel of blessing. Hindi ganun kadali yon. It is a long process. It's a long process to gain that ano, confidence. Alright. Now, Bishop Seri, no? Of course, bago ka naging isang mahusay at yung nga, yung kilalang-kilalang bishop po ng United Methodist Church, syempre, nagsimula po kayo bilang isang pastor. Ano po ang difference ng isang pastor na, let's say, resident pastor sa isang church at ngayon na isang bishop when it comes to responsibilities? Nako, napaka... Napakalawa. Napakalaki na. Napakalaking usapin yan. Una, pagka ikaw ay pastor, ang bishop ay pastor yan. Yeah. Pastor ang kanyang buhay. Malawak lang yung scope of responsibility. Kapag ikaw ay isang pastor sa local church, ang area of responsibility mo ay yun lamang local church na yan. Alam mo, central. Yan lamang yung aking focus, concentration. Pero nung ako ay maging bishop, ay nako, hindi lamang iglesia sa Manila, kundi buong Pilipinas. At kamukha ko, naging chair ako sa standing committee, buong mundo. Ganong ka-heavy yung responsibility. Kaya sabi ko nga, ang Panginoon, ihahanda ka talaga kung gagamitin ka sa mas malawak na area of responsibilities. At yun ang nakita ko sa aking karanasan. Kapag binalikan ko yung journey ko, mula doon sa isang maliit na simbahan na pinagsimulan ko hanggang makarating ako sa Central Church. Kasi Central Church yung pinaka-climax ng pastoral ministry ko. Dahil dito ako naging obispo eh, nung nakadestino ako dito. So kung babalikan ko yung haba ng aking paglilingkod na yon, nakita ko bawat step ay naging preparation ng Panginoon sa akin yun. Ganon kabuti ang Panginoon. Yes. Everything was well planned. Yes. Bishop. Eh, not to mention, di ba, along the way, naging district superintendent din po kayo noon. Siguro isa na rin po yun sa ano, no? Siyempre, malawak na rin yung scope noon eh. Correct, no? Correct. Oh. Ano naman po yung difference noon, being isang DS at isang bishop? Actually, yung pagiging DS ay preparation to a higher and bigger responsibilities. Nung ako'y mag-DS, marami akong natutuhan sa management, sa human relationship, sa administration. Marami akong natutuhan. Pati yung crisis management, sapagkat ang trabaho ng DS ay more on conflict management yan eh. So, pinrepare ako ng Panginoon doon. Kaya't nung ako'y maging obispo, eh, parang ano na sa akin yon, parang routine na lamang yon, lumaki lang ng konti yung responsibility. Pero yung trabaho noon, eh, ganun din. Tumaas na ng konti. So, personally rin po, namamanage nyo na rin. Kaya, kumbaga, yung transition, hindi talagang, ano, hindi kayo masyado nag-adjust. Yes, correct. Oo. Siyempre, mas malawak na lang yun. Now, Bishop, ano po ang, ano, no? Ano ang... let's say, ito kasi ako, personally lang po, siguro mga viewers din natin, baka makarelate, yung mga gusto rin yung nagtatanong, bilang isang bishop po, ano po talaga ang ano nila, ang talagang ginagawa nila yun? Aside po, of course, yung sinabi niyo po, management, yung hawak niyo yung buong, let's say, kung ano yung, ano nyo, di ba? Let's say, yung kayo po, Maya, ganun. Bilang as a bishop po, let's say in per se sa UMC, ano po talaga yung let's say pinaka main na dapat na magampanan ng isang bishop? Ang role kasi ng bishop, pag binalikan mo yung, ako binabalikan ko lagi yon yung consecration ko bilang obispo. Una ay to maintain the ministry focus of the church. Create, maintain, and implement yung vision ng church. So, dapat mayroong clear
direction ang church na patutunguhan. As a leader, iyan ang primary task mo. Pangalawa ay as a bishop, our calling, our consecration is to keep the unity of the church. Napakahalaga yon kasi especially during such a time na very chaotic ang mundo na ang church ay kasama rin doon, lagi kong iniisip na I am a bishop to lead the church towards unity. No space for the bishop to lead, especially ngayon, separation, disintegration, no. That is not your calling. Your calling as a bishop is to keep the unity of the United Methodist Church. Pangatlo, na yun ay na-internalize ko ng malalim, is to serve as prophetic voice of the church. Prophetic voice, ibig sabihin, bilang obispo, sa mga issues ng panahon, ng lipunan, ng iglesia, ng lahat, you should speak up as prophet. Alam mo, yung prophet sa Old Testament, sinasabi niya yung kamalian ng gobyerno, sinasabi niya yung kamalian ng hari, hindi siya natatakot. At yun ay bahagi ng pagiging obispo. Kapag ang obispo na nahimik sa maraming usapin na nangyayari sa ating panahon, eh kulang yung panungkulan mo bilang obispo because you serve as a prophet of God in such a time when you are called as a bishop. Wow. Ganong kahalaga yon. Nakikita ko na dapat ang obispo ay merong ganong pagtingin at matibay ang kanyang paninindigan doon. Mm-hmm. Kaya yung obispo, pagka, aliba ako siguro, yan ang criticism sa akin eh. Ako yung nakikita sumasama sa rally, sumasama ako sa mga usapin ng bayan. Especially nung ako yung nasa Kinapawan. Eh ako yung napatawag sa Senate 2 beses dahil nagtipon doon sa Spotswood yung mga lumad. 6,000. At pinatawag ako ng governor. Eh, hindi ako natakot doon sapagkat that is the ministry of the church. Kapag ka ang church, kailangan magsalita, hindi ka dapat matakot diyan. Kahit minsan, eh, lalong-lalo na sa panahon ito, nare-rentag kami. Pero that's the role of the church. Even Jesus during his time ay talagang hindi siya natatakot magsabi ng dapat sabihin sa panahon niya. Okay. That's true po. Talagang conviction tinatawag. Yeah. And correct me if I'm wrong, no, Bishop Seri. Pag sinabing bishop, siguro baka maano yung mga viewers natin kasi marami, bishop, pero hindi nila alam kung ano pa talaga yung meaning ng bishop. Sa akin po, correct me if I'm wrong, siguro sa akin, yung pinaka-simple lang, a bishop is an overseer. Yes, correct. Ah, tama po. Oh, yung salitang bishop nagmula yan sa salitang episkopos, episkopa. Episcopal leader, ibig sabihin ay overseer. Overseer of a certain responsibility. In the United Methodist Church, overseer of the church. Ikaw yung pinaka watchman ng church. Yan nga po eh. So, tama yung sabi nyo, Bishop, eh, no? Yun yung role nyo talaga eh. Kaya talagang gagampanan ng bilang bishop. Kaya doon pumapasok no, yung conviction talaga na yun yung ano eh, yan yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon eh. Diyan ka nilagay sa pwesto na yan. Of course, bilang isang bishop, that is your hindi lang duty eh, no? That is really your role, yung buhay mo bilang bishop. Yan. Oh, ang dami namin natutunan. Actually, Bishop Seri, no? Ang linaw. Totoo po yan, pag si Bishop Seri talaga, laging malinaw ang ano eh. Malinaw ang mga explanation. Masyado yatang heavy itong kwentuhan natin. Ay, sige po. Akala ko kwentuhan lang tayo ng... Sige. Sige, Bishop. Sige, gagawin natin medyo light. Ngayon ang kwentuhan natin. Okay, simulan natin, Bishop. Medyo light tayo ngayon. Pwede mo muna batiin ang yung family. Sige po. Shout out. Hello, binabati ko una sa lahat ang aking asawa. Nasaan ba asawa ko? lagi kong kasama yan eh, kahit saan ako pumunta. Sa CR lang yata hindi sumasama sa akin yan eh. Lagi akong binabantayan. Ganon din yung aming mga anak. Si Noemi, nasa Philippine Christian University. Kanilang mga anak, naroon din. Si Timothy, nasa Santa Maria.
Okay, kasama yung kanyang pamilya. At yung aming bunso na bahagi din ng Central Church, si Ian, nasa Australia kasama ang kanilang buong pamilya. So, hello sa inyong lahat at magpapakabait kayong lagi. Ayan, take note ha. So, natawa ako doon, Bishop, ha, doon sa kay Ate Tita. Natawa talaga ako doon. Pero yun nga, ayan, Bishop, now, bilang isang, medyo ano tayo, no? Medyo alis ngayon tayo sa pagiging isang bishop mo. Outside, no? Let's say, nasa ano, araw ka ng, hindi ka nagtatrabaho. Let's say, day off mo, mga ganon. Araw ng Sabado or Linggo or wala kang ginagawa. Sino ba si Bishop Seri? Ako, mahabang ano yan, mahabang halo kaya niya. Kasi no, ako nandito sa Central Church. Ang day off ko, Friday. Kasi yung Monday, loaded tayo dito sa Central. Maraming trabaho dito eh. Yung mga tamad, hindi pwede madistino sa Central Church eh. Friday. Pagka Friday noon, yan yung time ko para magbuklat-buklat ng damit sa Robinsons. Wow. Alam mo naman tayo, mahilig sa damit. Now, nung ako maging obispo, wala yata akong day off. Oh, wala yata akong day off. Laging nasa trabaho. Masyadong loaded ang aking work as a bishop at nakikita ko rin ngayon yung kaya pinapaalalahan ko yung mga obispo, huwag magpahinga kayo. Mahaba pa yung tatakbuhin nyo. Baka mamatay kayo kaagad. Yeah. Pero kapag ka, ano, ngayon, siguro mas maganda pag-usapan natin ngayon. Yan, yeah, no? Oo, ngayon. Panay naman ako day off. Dahil ako'y retired na, mga kapatid. Retired na po ako. Marami akong panahon. Tatlong bagay yung pinangako ko sa sarili ko no ako'y mag-retire. Una, I'll give time to myself. Okay. I'll give time to my family, especially to my wife. Kasi marami akong utang dyan. Marami akong utang sa aking pamilya. Pangatlo, I will do yung mga bagay na hindi ko nagawa nung ako'y obispo. Naku, napakarami yun. Wow. Kulang sang oras para ikwento ko yun. So yun yung tatlong bagay na pinangako ko na by the grace of God, yun ang aking buhay ngayon. So talagang right now, Bishop, you're catching up, no? Yeah. Puro enjoy. So malaman lang namin, curious kami mga viewers, ano-ano naman yung mga bagay na yung mga gusto mong gawin noon na hindi mo magawa na ngayon, nagagawa mo na. Ayan, marami yan. Una, alam mo, galing ako sa pamilya na medyo malaki, natuto ako sa tatay ko na magluto. Passion ko yung magluto. Mm-hmm. Sana na ipagluto kita kung alam ko lamang na ano, abutin tayo. Bali po, Bishop, may sa bahay na lang, sa bahay. Oh. Mahilig ako magluto, kaya pag ako'y nagluto, pati kapitbahay kasama doon. Mm-hmm. Yon. Kung ano-ano lang naman niluluto ko. Pangalawa, ang passion ko ay carpentry. Ah. Oo. Buhat na ako mag-retire. Before ako mag-retire, nag-invest ako sa mga power tools. Mm-hmm. So marami akong tools. Kaya nung ako mag-retire, panay ang gawa ko ng cabinet dyan sa condo, sa bahay namin. Sabi ko doon sa gumawa ng bahay na, huwag kayong gagawa ng cabinet, ako gagawa dyan. So yun ang ginawa ko. Okay. Ang problema, maanay sa amin. Oh. Naku, yung mga cabinet na ginawa ko, kinain ng anay, dalawang beses na. So nag-shift naman ako ngayon sa aluminum. Metal crafting naman. Metal. Nag-aral akong gumawa ng cabinet na metal. Nag-aral akong mag-welding. Oh. Hindi pa rin ako marunong hanggang ngayon. ano pa ba? Iyon, enjoy na enjoy ako ngayon mag-motorcycle riding. Wow! Ayan, yeah. Ating executive producer dito, si Jen Mendillo. Talagang hilig din niya yan. Kaya, kung gusto nyong bumata kayo, Pastor, mga laiko, gusto nyong bumata kayo, sama kayo sa akin, magra-rides tayo. Yeah. At mag-i-enjoy tayo. Kaya sa July 1 and 2, nasa 100 Island kami. Wow! Yun, sama na kayo! Open pa. Yeah. So, ang maganda yan, Bishop, ano, kailangan meron kang ano, naka-my day. Oo. Ano? Pagdating ng ano, yung nasa story mo, oh. Laging updated sa Facebook para
makita namin lahat yung ano progress noon sa July 1 and July 2. Yeah, yeah. Oo. Sige, kailangan ka namin doon, sumama ka. Pero yung pala no, so napansin ko nga Bishop ano, yung masabi ko, it's never too late talaga no na yung mga gusto mong gawin noon na hindi mo magawa, magagawa mo rin siya someday, di ba? Sooner or later, ganun eh, someday. Ito po, eh, si Bishop Seri, yung pala yung mga gusto niyang gawin, no? So anything na handy, yung parang handiwork, yung mga ganun, ano? Nagsimula sa carpentry, then sa metal crafting, then yung sa welding. Eh, baka meron pa, Bishop, let's say, yung sa mga arts naman, hindi ka ba nag-i-indulge sa mga ganun? Actually, yung internal motivation ko, nagsimula yan nung pandemic. Kasi nakakulong tayo. Very creative ako. So doon ko ginugol yung panahon ko noon. No? Sa mga arts, wala. Maarte lang ako pero hindi ako masyadong manok sa art. Yes, yes, yes. Tama po yung Bishop, no? Totoo yun, yung panahon ng pandemic. So 2 years, 3 years din eh, no? Na puro tayong lockdown. Talagang lalabas yung ano mo doon eh, yung mga potential mo, no? Na hindi mo inaakala na meron ka palang ganung skill or talent. Doon mo na di-discover, doon mo na re-realize. Kaya sa isang banda Bishop, no, yung panahon ng pandemic, nakatulong din to, no, somehow. Correct. Sa atin, ano. Now, Bishop Serid, total nabanggit mo naman yung panahon ng pandemic. Matanong ko lang, yung mga panahon ng pandemya noon, of course, Bishop ka pa noon eh, di ba? Ano yung mga ano, ano yung status niyo noon mga panahon na yon? Married. Oh, let's say. Ano ang status ba yun sa status let's say yung ano yung buhay niyo noon nung panahon na yun? Let's say ito na lang po Bishop nung 2020 yung talagang kasagsagan. Oo. 2020 yung lockdown, first lockdown then so on. Yan. Actually kasama ako sa mga tao na nahirapan to cope up with ministry kasi talagang caught unprepared tayo noon eh, mga panahon yon. Pero yun din na yung pagkakataon na binigyan ako ng Panginoon ng chance to reflect on what is available resources to continue the ministry. At ang isa sa pinagpapasalamat ko during that time, lockdown period, ay mas marami akong simbahan na napagsalitaan kaysa nung hindi pandemic. Kasi pagka nung before the pandemic, imbitahin akong speaker sa anniversary, at least 1 year ang call time, ang preparation, ang invitation. Pero during the pandemic, kahit 3 simbahan, nakakapag-sermon ako dahil recorded yung sermon ko doon. Marami akong napaglingkuran noon. At na-develop din sa akin yung, ano, yung passion sa ministry without the physical presence. At naging panahon din yun para yung mga pastor ay ma-encourage. Especially makapagbigay ng training sa mga, sabihin natin, hindi high-tech during that time. Kasi napakahirap magpastor during that time eh. Dahil nasanay ka ng face-to-face, biglang hindi ka papayagang mag-assembly, biglang hindi ka papayagang magdalaw, pumunta sa ganito. So, napakahirap. Pero through multimedia ministry, nakita natin na na-maximize natin yun. At yun yung naging prelude sa ating ginagawa ngayon. Kamu nga nitong ginagawa mo na to, eh, ito yung gift ng Panginoon to. Biro mo, maraming nakakapakinig sa ating pinag-uusapan ngayon. So, keep it up. That's the blessing. Thank you po, Bishop. Pakiganda yung sinabi ni Bishop Seri. Now, Bishop, nabanggit mo nga kanina, no, yung mga yung panahon na yun, yung mga nagpapastor. Iba nga, tama, no? Kasi puro Zoom lang tayo nun, eh. Puro multimedia. Nagkaroon po ba ng impact sa kanila yun? Meron po ba nagpatuloy talaga or meron mga hindi nagpatuloy? Yeah, magandang ano doon kasi after nung pandemic, nag-assess kami, tinignan namin yung kabuang sitwasyon ng ating mga simbahan. Nakita namin na very effective, so maraming nagpapatuloy.
maraming na created ministry na online. Pati nga sa amin eh, asawa ko, ngayon ang Bible study niya, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Through online. Marami siyang ka-prayer partner ngayon. At yung mga simbahan nakita ko, dati, nung umpisa, no, di, minsan mga pastor eh, nag-aaway pa dyan eh. Dahil yung miyembro ng isang pastor, ikinuunik doon sa kanya ministry, eh doon nag-o-offering sa kanya. Nag-aaway pa kuminsa yung mga pastor. Pero ngayon, nabuksan. Nabuksan. Kaya pinabubuti nila kasi kapag hindi nila pinagbuti, yung miyembro nila sa iba nagpupunta. Kahit ako nga nun eh, pagka yung Sunday, bubuksan ko, Central Church. Pagka wala sinasabi pastor, lilipat ako. Kaya sabi ko sa mga pastor, challenge sa inyo yan. Pagbutihin ninyo, kung hindi, mauubos yung makikinig sa inyo. So, yung blessing doon. Ayan. Ang advice yan, ha? Sa mga ano natin, yung mga bagong pastor, no? Uh-huh. Eh, kahit mga matagal na rin, kasi nagbago na yung ano natin, eh, dahil yung technology yung na-incorporate natin nung panahon ng pandemya, na yan nga, sa social media, multimedia, iba na yung complexion ngayon. Correct. Ng paghatid ng ministry eh, no? Hindi na lang tayo ano eh limited sa pagiging physical eh, face to face. Eh ngayon ang dali na eh, magsi-setup ka lang. Malakas lang yung wifi mo and that's it. Mm-hmm. Di ba? Makakapag ano ka na. Makakapag-zoom na kayo, meeting, seminar, sermon, yung mga speaking engagement, nandiyan mm-hmm. na yan lahat. through multimedia, social media. Now, Bishop, personally, no, ano, mas prefer mo ba yung face-to-face or yung sa multimedia? Ay, mas gusto ko yung face-to-face. Oh, yeah. Kasi nakikita kong natutulog yung miyembro o hindi. Yes. Sa iba yung ano, interaction. Iba. Yung social media, alam mo, may experience ako nung pasimula sa online. Natapos ko na yung sermon ko, palang disconnected ako. Nalaman ko lamang sa conference yun eh, conference, kasi nagkukunta ako conference doon, kasi sermon muna ako. Yung malaman ko tapos na yung sermon ko, ako pala yung disconnected. So, buong sermon. Okay. So, kinakailang ulitin ko ulit yun. Oh, yun. So, yun yung mga challenges. Advantages, no? Yeah. Kaya nga kaya maganda yung ano, face-to-face. So. Yes. Okay. Well, totoo po 'yun ano. Ako rin po eh dito sa ano sa broadcasting, no, podcasting. Dumaan po sa time na 'yan eh face to face nagsimula ako sa United Christian Artists of the Philippines sa UCAP. Then at some point nagkakaroon na ng mga Zoom, yung sa Zoom na. Later on, na-realize ko parang mas nakakapagod minsan yung ano, yung sa Zoom. Correct. Although nandun ka lang, halimbawa kahit nasa bahay ka lang, pero yung setting up minsan parang hassle eh. Tapos aalamin mo pa yung lakas ng signal mo, kung consistent ba yung ano yung flow. Kaya sa akin din Bishop, no, personally mas gusto ko rin talaga face to face. Now, karamihan siguro yung panahon na before pandemya, pandemic period. Siguro sabi ang inisip ng karamihan ng tao, mas convenient daw yung sa multimedia, di ba? Which is true, convenient talaga siya kasi one click lang, nandiyan ka na. Pero in reality, later on, talagang doon pa rin tayo sa old school eh. No? Doon pa rin eh. Actually, sa part ng mga pastor, mahirap yung multimedia preaching, lalong-lalo na kung recorded. Kasi yung face-to-face, mag-sermon ka ng face-to-face, nagkamali ka, pwede mong bawiin. Pwede mong ikambyo. Pero ako, experience ko, pagka-recorded yung sermon ko, hanggat hindi perfect, hindi mo hihintuan talagang dapat perfect yung preparation mo. Isang oras, minsan kulang paulit-ulit yung, ano, yung preparation mo. So, may mas parang mahirap. Conscious ka somehow, na gusto mong ayos na ayos. Oo. Tama po. Tama. Hindi mo kasi pwedeng ulitin yung pagkakamali mo. Dapat perfect talaga. Oh. Yan ang challenge doon. Mas time consuming nga actually ang ano eh multimedia. Mm-mm. Mm-mm. Unless siguro kung live. Ayan oh, po yung live. Yung live po. Oh. Kaya lang the only drawback pag live usually is yung signal. Yes, oh. Once na nakat ka, problema na 'yun. Wala eh. Lock na kagad siya. Kailangan bawiin ulit.
Siyempre, mga viewers natin, pag nakitang blank na yan, mailan seconds na yun, bibilang ka. 1, 2, 3, 4, 5 Alis na yan. Alis na. Scroll out na yan. Correct, correct. Tama. Wala na siya sa, ano, sa feed. Kaya matatabunan. Makakalimutan na. So, yun yung minsan pag live. Saka siguro yung, ano, yung length. Listening ability. Mas maikli pagka multimedia. Pagka live. Unlike sa face-to-face. Basta marunong ka lang mag-handle ng audience mo, pwede mong habaan yun. Now, Bishop, isa pang tanong ulit, dami kong talong. Sige lang. Bilang isang retired bishop, I'm just curious, ano, bilang isang retired bishop, meron pa rin po ba kayong role, let's say, sa buong UMC, kahit retired na po kayo, binibigyan po po ba rin kayo ng obligasyon or ng duties? Ang retired bishop, technically, ay wala na siyang responsibility, official responsibility, because you retire in every aspect of your ministry. But in reality, kahit retired ka na, marami pa rin pinapagawa sa iyo. Maraming pinapagawa. Ako, ngayon, basta ang promise ko kasi sa mga active bishop, I am here anytime you need me to support you. That's my commitment. So kapag kailangan nila akong papuntahin sa ganun, willing akong pumunta ron. Pagka sabi sa conference, Bishop, pwede ba ikaw mag-preside? Pwede ba ikaw mag-sermon? Ang ibig sabihin, yung retired ay utusan yan. Pag pinagawa sa'yo, wala kang, you cannot say no. Of course, that's your option. But that's your life eh. So, you are very much willing to do it. Nasa sistema nyo na rin po yun. Tsaka yun pa, part na rin po ng calling. Yes, no, correct. Lord, no? Yun nga, officially, retired na kayo, pero the ministry goes on. Continues, diba? Yung ano, napakaganda naman po noon. Eh, what about po, let's say, Bishop, baka naman yung dahil nga nakinukuha yung pa rin yung services ninyo, baka naman masyado naman kayo na ano, nadidiktahan, hindi naman po ba yan? Ay, hindi, dahil sa ating kasi yung bishop ay highly regarded and respected. Apo. So, yung mga, kamukha ngayon, may mga issues, they always ask our opinion, help them, discuss. Especially on my part, I've been the chair of the Standing Committee of Central Conference Matters of the whole world. At sa amin, kami ang nag-present ng worldwide regionalization. So I know something about that. So I used to visit some conferences to explain the concept of worldwide regionalization. So ano naman yun? That is being part of being a bishop. That's part of being a bishop. So yun talaga, no? Bilang isang bishop, buong buhay talaga, yeah, no, ang paglilingkod sa Panginoon. So tayo po, hindi na lang po tayo kailangan maging isang pastor, maging isang DS, maging isang bishop para maglikod sa Panginoon ng full time at forever. Yun nga, kung may forever, gawin natin forever ang paglilingkod sa Panginoon. Ito po yan. So it doesn't matter kung ano ka man, kung ano ka pa, kung anong estado mo sa buhay, yung paglilingkod natin, no, sa Panginoon, dapat talagang unang-una. Correct. God is always first. Totoo po yan. Then the second, nasa inyo na po yun. Pero always put God first in your lives. Again, thank you so much, Bishop. Pwede bang maghabol ko doon kasi napaka-interesting yung last thought mo. Yung paglilingkod sa Panginoon, hindi yung pagiging pastor, pagiging diakono. Yeah, mm-hmm. Kahit sino ka, kahit nasaan ka, kahit ano ginagawa mo, teacher ka, nagtatrabaho ka, yung ginagawa mo na yun, pag ginagawa mo out of your best para sa kapurihan ng Panginoon, yun yung paraan ng paglilingkod mo. Amen. Yun ang dapat nating tatandaan. Kaya hindi yung sa church lang. Kahit ito, kayo mga kabataan, yung ginagawa nyo yan, that is for the glory of God. Yan yung paraan ng paglilingkod nyo sa Panginoon na katanggap-tanggap sa Kanya. Big amen po, Bishop. Maraming salamat po dyan. Pakiganda. Dami ko natutunan talaga. True.
I'm so glad, I'm so happy, no. I feel so blessed na nakasama natin ngayon dito po sa programang ito si Bishop Seri. Maraming salamat again, Bishop. Now, medyo babalik ulit tayo sa medyo hindi naman seryoso pa rin siguro to, pero okay lang kasi lang. Bilang isang retired bishop, of course, naging bishop po kayo noon. Meron po ba kayong isang, let's say, kahit isang bagay na lang, isang bagay na gusto nyo sanang na-achieve nung kayo ay bishop pa? Na kung nagawa nyo ba ito o hindi? Let's say, yung hindi nyo, let's say, gusto nyo gawin, pero hindi nyo nagawa. Meron po ba nung kayo ay kasalukuyang bishop pa noon? Kung merong gustong-gusto ko na mangyari na pinasimulan ko noon, na palagay ko yun ang dapat nating tutukan, eh may angat natin yung support sa ating mga manggagawa. Ako, dalawang bagay yung ginawa ko noon. Nag-raise ako na, kami, asawa ko especially, nag-raise kami ng pondo para sa mga manggagawa na tumatanggap lamang ng maliliit, especially sa Mindanao. At kahit dito, yung Aurora, yung Mindoro, Palawan, yan mga maliliit ang sweldo dyan. So yun ang gusto ko sana, na maiangat yung support nila. Pangalawa, yung pension. That's my love, yung pension. Kasi alam nyo, yung mga pensioner natin, eh binigay nila lahat yung kanilang buhay nung sila'y malakas. Sabi ko nga, nung malalakas yung iba dyan, pinag-aagawan yun eh. Gusto nung mga simbahan, sila maging pastor eh. Pero dumating yung panahon na sila'y nag-retire, minsan walang nakakaalala sa kanila eh. Maano yun. So gusto ko, ma-enjoy nila yung retirement. Alam mo, nung ako eh, bago mag-retire, nagkaroon tayo ng tinatawag na pamana ni Obispo. Nakapag-raise tayo doon ng malaki. At lahat nung retired, pinabigyan ko ng 10,000. Alam mo, kahit na nakahiga na yung mga asawa ng pastor na namatay, yung retirees, nakuntuan-tuan sila sapagkat naalala pa raw sila. Okay. So yun yung dalawang, yun ang gusto ko. Napasimulan ko pero hindi sustained. Dapat maging sustainable yun. Magkaroon tayo ng ganong programa ng sweldo ng mga manggagawa, comparable ba yung... Kasi sabi nga ni Kuya Ed, kanina magkausap kami, eh kung isang kabataan bang top of the class, sabihin mo magpastor ka, magpapastor kaya siya with the kind of support that we are giving to the pastors. Baka hindi comparable. So that's my prayer na magawa in the future lalo na. So personally po, in your own opinion po, Bishop, do you recommend na, let's say, yung mga aspiring pastors or deaconesses na rin, yung gusto maging manggagawa sa Panginoon, sa simbahan, do you recommend na ipagpatuloy nila yon kung ang hinahanap ba nila is yung greener pasture or something spiritual? Yung paglilingkod sa ordained ministry, pastor at saka diaconisa, hindi motivation yung malaking sweldo. That's the least. Ako, nung magpastor ako, hindi ko naman tinanong, sana ako madidistino. Magkano sweldo ko? Hindi. Lahat ng pastor, diaconisa, hindi nagsimula sa ganon. Ito ay calling. So kung may calling ka para maging diaconisa o pastor, eh huwag kang tatanggi. Huwag mong tataguan ng Panginoon, kasi kahit saan magpunta, hahanapin ka nun eh. At hindi mo pwedeng baliwalayin yon. So, mas maganda sa akin, the moment na marinig mo yung call ng Panginoon, sabihin mo na sa Panginoon, here I am Lord, send me. Ready po ako na tumugon sa inyo. Sumunod at maglingkod sa inyo. Yun ang aking, sinasabi na, kasi marami na akong nakita na tinawag ng Panginoon, nagpa-tumpik-tumpik. At the end of the day, doon din pupunta. Sayang yung mga panahon na hindi nagamit para doon. So that's my advice sa mga kabataan. Wow. Another thing, Bishop, no? Nung ikaw ay isang pastor pa noon, noong mga panahon noon, ano yung pinaka, kung meron kang isang very memorable na episode ng buhay mo,
bilang isang pastor sa isang local church na yung pinaka natakatawa na experience mo? Wala yata akong natatanda na nakakatawa. Puro nakakalungkot, Bishop. Nakakaiyak, marami. Ito na lang po, very memorable na ano mo, na nadistinuhan mo nung ikaw ay pastor, no? Siguro yung ano, yung mga pang-apat na disenyo ko. Nadisenyo ko sa isla, sa Pamarawan, Malolos, Bulacan. Batang-bata ako noon kasi yung pinanggalingan kong church, nagka-problema ko, gusto ko na nga huminto. Sabi nung DS ko, bakit kaya hinto? Dadaling kita sa isang church na walang problema. Meron ba kong ganong church, walang problema? So dinala niya ako sa isla. Naku po, Panginoon, isang oras ako nagbibiyahe sa bangka. Pero that was a very meaningful experience sa akin kasi batang-bata ako noon, mahal na mahal ako ng mga miyembro doon at pati yung community. Alam mo, yung church ay lumago ng gusto. Nung ako umalis doon, full pack hanggang labas ay ano, ang ministry namin doon, yung Wesley Class Group Ministry. Nag-click doon yun. At yung kapitan ng barangay na Katoliko, ano, siya yung naghatid sa akin ng bangka niya papunta doon sa bago kong destino. Pati yung truck niya na ginagamit pang hakot ng bagoong ginamit niya para ihatid ako doon sa destino. Hindi ko makalimutan yun kasi Katoliko yun eh. Oo, naging kaibigan ko. Talagang siguro kung kumandidato akong kapitan doon, baka nanalo ako dahil minahal ako even ng community. Hindi ko makalimutan yun. At doon din ako nagpakasal sa panahon na doon. Doon ako nakita ni Ate Tita nung panahon yun. Doon niya ako pinakasalan. Pero hindi naman siya taga-Pamarawan. So, totoo nga, very memorable talaga yung ano, yung time na yun. So, kasama na rin po ba doon, Bishop, sa kinwento mo na yan? Nandiyan na rin yung pinaka-challenging mo bilang isang pastor na hindi masyado dahil ano pa ako noon, seminary student pa ako noon. Marami pa ako hindi alam noon. Pinagtityagan na ako ng mga miyembro. Ang mas challenging sa akin nung ako ay dalhin sa isang church na malaki. For 8 years na destino ako doon. Talagang challenging yun kasi bata pa ako noon eh. Biro mo, dalhin ako doon. Hindi ko akalaing ako mag-survive doon. Mahirap na destino yun. Pero marami ako natutuhan doon. Sabi nga nung chairman ng council ko noon, at ito sinasabi ko sa mga pastor, bata pa kasi ako noon, hindi pa ako masyadong bihasa. Pastor, magdesisyon ka kasi ikaw ang pastor namin. Pag di ka nagdesisyon, yan ang pinakamalaking kamalian mo, yung hindi ka magdesisyon. Kung magdesisyon ka mali, at least nagdesisyon ka. Oh, di ba? So, buhat na natuto kong gumawa ng mga desisyon na medyo challenging. Yun ang... So, yung 8 years ako nag-serve doon. Pinakamatagal. Pang-administrative pastor talaga yung dating. So, yun nga yung maganda, no? Yung dahil sa mga matitinding challenges, doon ka na de-develop. Totoo po yun, ano, Bishop, ano? Well, meron po ba mga, let's say, mga pastors na mas prefer nila yung madadaling ano, churches na i-handle? What can you say about that? Minsan, sorry eh, baka naman magalit sa akin mga pastor. Minsan kasi na-observe ako dahil ako'y naging DS, naging obispo. Minsan may mga pastor na gusto ko agad sa malaki. Hindi pwede yun dahil kinakailangan dumaan ka sa proseso gradual. So pagka tinarget mo kagad Central Church, baka isang araw ka palang nalipat ka na. talaga sinesentro ang Central. I-prepare ka. Abay, biro mo Central Church. Dito ako naging obispo. Sabi ko nga ako italin dito kasi katatapos ko lang mag-DS. Pag ako ay pumasa sa Central, pwede ako maging obispo. Diba? Pumasa, hindi. Naging obispo ako. Kaya malaki ang tulong, mga Centralites. Hello. Kung pinagtyagaan niyo ako, pinagtyagaan ko rin kayo. Yeah.
Kilala ko. Nice, very nice po, Bishop. Ang dami-dami namin natutunan sa gabing ito. Now, Bishop, the floor is yours. Baka may gusto ko pa pong batiin, no? Na gusto kong i-promote, no? Or i-share na baka may mga ibang activities or programs po kayo. Siyempre pa, dahil nasa Central Church ako at bahagi ng aking naging malaking ministry, Central Church, at dahil in-invite mo ako para ulitin mo invitation, eh siyempre, ipopromote ko yung pagpapagawa natin ng multi-purpose building. Alam nyo, nung ako'y dumating dito, eh pangarap na yan, eh panahon pa ni Pastor Vic, pinangarap niya, pinangarap ko, pinangarap nung sumunod sa akin. Pero ngayon lang ito nagkaroon ng kapanganakan. So kami, bahagi ng sumusuporta dyan. At hinihiling ko rin ang bawat isa, Central Church is our church, the Cathedral of Methodism in the Philippines. So I expect you to support, to give, and to help realize the construction of the multi-purpose building. At masaya tayo pag yan ay natupad. Para din sa ministry yan at kasama itong ministry na ito. During my retirement, sabi ko nga kanina, ako ay engaged ngayon, chair ako ng Ecumenical Bishops Forum. So more on ecumenical ministry ang aking bahagi. As a bishop, co-chair ako nito. So bahagi yon na aking inilapit sa mga kapastura natin sa mga ecumenical gathering ay mag-participate tayo. Pangalawa, isa sa aking commitment ngayon ay to help young clergy in their ministry development, at yung riding, ano, motorcycle riding ay bahagi yon. Yung mga pastor na kasama ko doon, hindi lamang sumasakay kung hindi nagme-mission kami. At kahit saan kami pumunta, meron kaming church na tinutulungan. Kaya masaya yung aming pag-rides. Ngayong July 1 and 2, kami po ay nakaschedule na pumunta sa 100 Island. At marami ang mga pastor at ilang laiko din na kasama doon. At susunod na tour namin ay sa gawing Norte, North Loop. Kaya pinagandaan nyo ng mga pastor. So lahat ng UMM, pastors, and lay na gustong makiride sa amin, welcome po kayo. Just contact your bishop, Bishop Seri, Bullpack Riders, ang aming grupo. Kasama po kayo doon. Thank you. Nice, nice, Bishop Seri. Maraming salamat. So dadako po nga tayo ngayon na aming pong ihandog sa inyo, Anything Goes Crew. Isang maliit na token lang po, Bishop, for being here with us. It's an honor for us po talaga na nandito ka ngayon, nakasama namin, na nakapagbahagi ka ng iyong life stories at napaka malaman ng mga informations. Dami po namin natutunan, mga viewers, I'm sure. You will all agree. So here we go, Bishop. Please accept po our token of appreciation from Anything Goes with DJ Happy Crew. Thank you very much. Kakaiba ito. Talagang happy ako dito. Yeah. Thank you. You're welcome po, Bishop. Again, thank you so much. Bago po tayo magtapos, Bishop, last advice po bilang retired Bishop, kayo na po ay isang advisor. Hindi lang po ng mga kapasturan, hindi lang po ng mga members ng churches, kundi ng mga current bishops na rin po. So ano po ang inyong may papayo po sa lahat-lahat na may ito? Siguro ang pwede kong iwan na paalala at encouragement sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga active bishops at kasama na rin mga retired na kasama ko, eh magpatuloy tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Alam ko na very challenging ang ministry sa panahong ito, but God who called us is ever faithful and He will not abandon us. Favorite verses ko yung 1 Corinthians 15, 57 and 58, at ito yung message ko sa inyo. But
give thanks to God who gives us the victory through Christ Jesus. Be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. So lahat ng ginagawa natin, pagpatuloy natin, sapagkat hindi masasayang ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Keep it up. God bless everyone. Thank you. Wow! Big amen po, Bishop Sery Francisco. Maraming maraming salamat po muli sa gabing ito na nakasama namin kayo at si Ate Tita. May the Lord bless you more, Bishop. Grant you more wisdom, more strength, and of course, good health. No, best of health nga, ika nga. Sana po, hindi lang po ito yung ano, dapat may round 2 po ito, round 3, round 4, mga ganon, no? So, hopefully po, makasama po natin ulit si Bishop Sery sa ating mga future episodes po dito po sa programang ito. So again, nasa panahon na po tayo ulit ng paghihiwalay-hiwalay ng pansamantala lang po, no? Temporary lang po to. So tune with us, be with us again next Saturday po, 7 p.m. for another episode po dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Kita-kits po tayo ulit. And let us all be reminded that we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. We can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are going to do. Meron po tayong magagawang pagbabago. Bakit po? Dahil tayo po dapat ay nasa Panginoon. Let God guide us, no? I-direct, let Him direct our lives, no? Put God in the center of our lives. And always be reminded that we are God's masterpiece. Ayon nga po sa Ephesians 2:10. No, likha ka ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong pong lahat ay likha ng Panginoon. Hindi lang po basta-basta. Nilikha tayo as His masterpiece. Kaya kapatid, meron kang value sa mundong ito. Meron kang halaga. Meron kang purpose. Meron kang reason. Kaya let God be the center of your life. Alright. So again, thank you so much ulit sa mga viewers natin, sa mga kapatid natin na OFWs all around the world. Maraming maraming salamat po for tuning in dito po sa programang ito. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all! Yeah.